Ayan, magluluto po tayo ngayon ng bistek na mumurahin lang. Ayan ha, mumurahing version. Wait lang. School. Bakit ganito kasi itong camera ko? Hindi pwedeng iharap. Ano yun? Wait ha. Ayan. Pag nagbi-beef steak po ako, binababad ko siya sa tinadtad na bawang at sibuyas. May kalamansi. May toyo, paminta, oyster sauce para malasa. Babad mo siya ng mga 30 minutes. Ayan. Wait lang po ng sibuyas. Ganito kalaking sibuyas para yung kalahati panggisa. Kalahati. Kalahating panggisa, kalahating pang design. Siyempre, may bilog-bilog din tayo. Yan, panggisa natin yan. Yan. Nag-iisip po ako kung may manonood nitong video. Pakialam, basta upload lang na-upload. Malay mo, yumaman ako. Balang araw. Lahat ng mga vlogger sa ganito yata nagsimula, patanga-tanga din. Wala naman agad nagsimulang ano agad eh. Diba? Mostly begins from ano, diba? Humble beginnings daw. Wala naman mayaman agad na YouTuber. Ay, meron pala yung mga ano talaga. Mga influencer. Yeah. Kailangan maganda yung hiwa mo. Ayan. Tapos ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Totoo yan. Dito tayo sa ibang bansa, nakikipagsapalaran para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya ng bayan at pamilya. Ang ending, walang ayuda.
kunwari, ano daw kami? Kami daw yung mga aray. Yan, sakto to. Magdrama tayo habang tayo naghihiwa ng sibuyas. Ito yung ating panggisa. Isipin mo na lang. Kasama mo yung paghahandaan mo nito, yung ano, pamilya mo. Yan. Hirap-hirap talaga ng buhay malayo sa pamilya. Sandali lang po ha. Then, meanwhile, etos. Ayan na yung ating nahiwa. Ito na yung ating panggisa. Ayan na ating ibababad. Wait. Bali, ito na po yung ating marinated na beef. Yan. So, we're going to cook na. Painitin muna natin ang ating kuwali. Ayan. Ayan. Kukuha tayo ng ating ano, pantukod. How? Ayan. Like that. Ayaw niya kasi. Ba't ba ganito itong camera ko? Wala siyang pangharap. Okay. Then, pag naramdaman mo ng init na, can lagay the cooking oil. Sakat na. Yan, ganyan ha. Medyo ilayo natin baka kasi matunaw cellphone ko. Tubig-tubig pa ba? Ang unang gawin natin yung parang okay, ipiprito natin siya, parang ipiprito like that. Parang ito po ito na siya. Pero marinated dyan. Para malasa. Yan. Huwag po natin itapon to. Huwag itong itapon kasi mamaya magagamit natin siya para sa kanyang sauce. Okay. Yung tipong magpapainit ka sa kapitbahay ng mga ulam. Para hindi lumabas yung kanyang
So, balikan na lang natin mamaya pagbabalik ta rin na. Para hindi, para yung mismong tawag dyan, yan, yung mismong moist niya, yun din yung babalik at yan din yung pinaka-water mo later sa kanya. Ganyan po kasi ako pag nagluluto. Yan yung sikreto ko. Bakit masarap yung beef steak ko. Hindi ko. Siyempre may kanya-kanya tayong paraan ng pagluluto. Kung anong style. See? Diba? Ano na siya? Ay, lumabo na siya. So, ito na po. Yan na. Okay na yan. Yan. Ito na yung parang naprito na siya. Yan. Yan. Ayan. So, pagkaganyan na siya, syempre, hindi naman natin kailangan na matigas yung ating beef steak like super fried. So, kailangan na natin medyo ganyan lang siya. Ayan. Then, saka tayo ngayon mag-isa nating bawang. Ayan. Ayan. Mag-isa natin to. Lagay mo yan sa tabi. Sa tabi lang muna yan. Ayan. Hayaan yan. Lalahanin yan. Magpait ng mga ano na yan. Isa natin ito. Okay. Baka makapito ito ah. Mukhang aapit ito ang lasa ng luto ko. Wait. Alisin mo na yan. Alisin mo muna. Ayan mo na. Kundi ikaw. Siguro yung content ng channel ko is luto, chika, at iba pa. Charet. Yan. Huwag mo nalang idamay itong super sunog kasi nga baka maging mapait siya sa sauce later. Sobrahan naman. Then, ayan. Ganyan-ganyan mo lang yan siya. Garnish.
sarap. Mga garnish-garnish pa na yung laman. Mga feeling chef. Mga feeling chef dyan, mga ka-inday. Ako ang inyong inday dito sa Singapore. Ipapakilala ko ba ang aking sarili? Ayan. So, alisin na natin yung kawali niya. Alisin natin to, ha? Wait, ha? Video pa rin ba yan? Shit. Cut ko na lang mamaya yan. Ayan. Diba? Dito natin, layo natin. Ayan. Pagka okay na siya sa mantika, wait and see. Ito, dami. Pinikonte. Okay.
this. Olive oil na tayo. Konting-konti lang. Yan. Then, water to tend to make ano ambient to tend ano for tenderizing tenderizing to tenderize the meat. Tapos yan, ganyan na yan. Then balikan na ulit natin mamaya. Ayan na po siya, pinapatuyo-tuyo na po natin. Di naman tuyong tuyo, kailangan lang niyang mag ano ng konti na sabaw. Mag-aagaw na naman yung ating mantika and the sauce. Actually, it's no longer mantika. A bit of butter na at saka hindi, pure na mantika. Olive ba? Ayan. Soft na yung karne. Ayan na siya. Malambot na. Maliliit kasi yung hiwa eh. And how can I? Para hindi naman kayo maasar. Char. Huwag na ba akong kumanta? Char. We can share tomorrow and forevermore. To love you so, you are my soul. Trying hard po ako. Hahaha.
So, mga 2 to 3 minutes, okay na po yan. And then, ready na siya to, para kainin. Yan. Ready na siyang ihahin. Kaya lang kami dito, since tatlo lang kami, yung alaga ko si Kuya, tapos yung anak niya at ako. Filipino family po yung pinaglilingkuran ko dito sa Singapore. At awa ni Lord, sila yung blessings ko ngayong Pasko kasi mabait ang amo ko. Mababait sila. And then, patong na lang natin to. Aha! Can eat na. Ay, hindi ko alam yung palakanin ko pala. Hindi ko pa na-check. Okay na yan siya. Pwede nang ihain. So, thanks for watching. Please like and subscribe. Share na din. Bye! Pahita ko kay ate. Yan, kanin na.